Uy! Alam bang pwede ka rin kumita sa YouTube kahit hindi ka vlogger? Yes! You've heard it right! Kahit hindi ka magpakita ng mukha or magsalita, kayang-kaya mong kumita sa YouTube dahil ngayon dito sa YouTube Shorts, hindi man ang ganitong klaseng content. Yan. So gusto mo ng katibayan? Gusto mo? Tara, ipapakita ko sa'yo kung ano na yung mga content na naging successful sa ganitong klaseng video. Let's go! So kung pupunta natin yung Social Blade ni Meow Story 1610, punta tayo sa browser and then Social Blade. Dito natin malalaman kung magkano yung kinikita niya buwan-buwan. So isa-search natin Meow Story. So ito siya, Meow Story 1610, meron pa lang siyang 61 uploads, mga kaibigan. Isipin yun, 61 uploads pa lang, meron na siyang 494,000 subscribers. And meron na siyang 74 million views. So, from Vietnam siya. Ayan, so, nag-start siya ng YouTube channel noong March 21st pa lang, 2024. So, ilang months pa lang siya. Isipin yun, mga kaibigan, ilang months pa lang siya. March, April, May, June, 3 months pa lang meron na siyang 494,000 subscribers. At ito pang nakakagulat dyan, mga kaibigan, tingnan nyo yung kanyang monthly revenue. Estimated monthly revenue is from $18,000 to $297,000. So isipin nyo yun, dollar siya, mga kaibigan. E kung i-convert natin yan sa Philippine peso, nagre-range siya ng 10 million a month. Isipin yun, 10 million kada buwan ang nasasahod ng YouTube channel na to. Kayang-kaya nyo din gawin yan, mga kaibigan. Kung talagang consistent kayo sa pag-upload, kayang-kaya nyo gawin yan. So kung gusto nyo malaman kung paano gagawin yung mga content niyan, tapusin nyo tong video na to at ituturo ko lahat sa inyo kung paano siya gagawin. So kung gusto mo ng ganitong klaseng content, bago natin simulan, meron lang akong gustong sabihin na kailangan kung ano yung niche mo, doon ka lang mag-stay, doon ka lang mag-focus. Dahil ako dati, tinry kong yung iba't ibang niche, so walang nangyari sa isang ginawa kong channel. And then, nag-focus ako sa iisang niche at alam ko sa sarili ko na naging successful yung mga ibang YouTube channel na ginawa ko. So itong YouTube channel ko na to, dito na ako nagpapakita ng mukha. Meron akong mga ibang YouTube channel na hindi ako nagpapakita ng mukha, totally. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong klaseng video. Let's go! Okay, so una natin gagawin, punta lang tayo dito sa ChatGPT. So dito sa ChatGPT, hihingi tayo ng script para sa ating voiceover. Pwede natin i-type dito, just like for example, what would happen if human went extinct. So si ChatGPT, ang trabaho niya is magbibigay siya ng script sa atin ngayon. Ayan. So ang gagawin natin, i-copy natin ito. Pagkatapos pupunta tayo sa beta.meetogi.com. So syempre kailangan nating mag-sign in. So kung wala pa kayong account, mag-sign up lang kayo dito at yun na yun. So ayun, nakapag-sign in na nga ako, tapos punta tayo dito sa my create. Create. Tapos i-click natin tong text. I-paste natin dito yung kinapi natin sa ChatGPT. So ayun, okay na yun dahil white din ang sulat niya, kaya ganun. Tapos mag-se-select tayo ng voice na gusto natin gamitin. Try natin to si Alex. Hi, I'm Alex and I'll be the voice of your Augie today. Yan na siya. Click natin yung preview. If humans went extinct, it would have significant ecological and environmental consequences. Ayun, so natapos na yung ating voice over. So ang gagawin natin ngayon, i-download natin siya dito. Click nyo yung download. So nakapag-download ako ng ganito kanina, hindi ko na i-download ngayon to. So ayan, nakakuha na nga tayo ng script at ang susunod naman natin gagawin
is kumuha tayo ng mga pictures and images na ating gagamitin para sa ating content. Let's go! Ang susunod naman natin gagawin para makuha tayo ng mga AI pictures or images, punta tayo dito sa browser and sa playground.com. So dito sa playground.com, kailangan natin i-select yung kung anong image ang gusto natin. So ang isa-select ko lang dito is yung cinematic. Cinematic, tapos punta tayo sa settings. Dapat ang ratio ng image nyo is 512x768, so okay na tayo dyan. And then dito sa prompt, kailangan natin i-type kung anong klaseng image ang gusto nating makreate. So dahil ang topic natin is about human extinction, pwede natin i-type ito, yung Earth. Magagamit natin yan. And then scroll down nyo lang, makikita nyo dito sa baba yung mga images. Ayan na, lumalabas na sila. And then pwede natin dito i-type din yung animals. Ayan. Lahat ng mga images na yan pwede natin gamitin sa ating gagawing content. At para ma-download natin ang mga picture na to, i-long press nyo lang and then download the image. Ayan. So ayan na siya. So para naman sa editing, punta lang tayo dito sa CapCut. Create new. At ayan na yung mga images na na-download ko kanina. So iba't iba rin yung mga picture na kinuha ko. So, parang gagawin na lang natin dito, slideshow na lang siya. Pero syempre, dapat magkakasunod-sunod yan, depende sa script kung anong sasabihin niya. What would happen if humans went extinct? Without us, nature would take over cities, buildings would crumble, and wildlife. So, eto. What would happen if humans went... I-add lang natin dito yung audio na dinownload natin. What would happen if humans went extinct? Without us, nature would take over cities, buildings would crumble... So, ang gagawin natin ngayon, base sa script. What would happen if humans went extinct? What would happen when human went extinct? So syempre, okay na rin yung ipakita natin yung Earth dyan. What would happen if humans went extinct? Without us, nature would take over cities, buildings would crumble, and wildlife. So ayun, buildings will crumble, sabi niya. So pwede natin ilagay dito ang mga buildings na to. Hanap tayo ng buildings dito. Eto. Ayan, pakinggan natin ulit. What would happen if humans went extinct? Without us, nature would take over cities, buildings would crumble, and wildlife would flourish. And wildlife would flourish. So, hanap tayo dito ng animals. Ito. Nature would take over cities, buildings would crumble, and wildlife would flourish. So, para naman sa transition, para mas maganda yung kalalabasan ng video, pwede natin i-press itong nasa gitna. And pwede natin itong i-select yung black without a. Kung gusto nyo yung transition niyan, pwede nyo apply to all. At syempre, after nyo ma-edit yung video nyo, pwede natin siya lagyan ng background music. So sa pagkuha ng background music, punta lang tayo dito sa sounds. Ayan, so meron din kayong pwedeng i-search dyan. What would happen if humans... Tapos next, hinaan lang natin siya. Siguro makalahati. What would happen if humans went extinct? Without us, nature would take over... So, after natin ma-edit yung video natin, ang gagawin naman natin ngayon, mag-add tayo ng text. So, punta tayo dito sa text. And then, auto caption. Tapos, seselect lang tayo dito. So, sa pro version to. So, ito yung iseselect ko. And then, continue. So, ayan, nailagay na natin yung text at ito yung kinalabasan niya. What would happen if humans went extinct? Without us, nature would take over cities, buildings would... So, ayan, natapos na ating in-edit na video at panoorin natin. Ito yung pinaka-output niya. What would happen if humans went extinct?
Without us, nature would take over cities, buildings would crumble, and wildlife would flourish. The environment might change, and some animals might struggle at first, but eventually, Earth would find a new balance. Certainly, without humans, the Earth's ecosystems would undergo a significant reorganization. Plants and animals would reclaim urban areas, leading to the resurgence of natural habitats. Over time, buildings and infrastructure would decay, returning resources to the environment. The absence of human activities like agriculture and industry could alter atmospheric conditions and biodiversity patterns. Some species might face initial challenges without human support, while others would thrive in the new environment. Eventually, the planet would reach a new equilibrium, with ecosystems adapting to the absence of human influence. Ayan, ituloy-tuloy nyo lang yung pag-upload ng ganyang klaseng content. Ang advice ko lang, huwag kayong titigil at least one time a day or two times a day. Kung maaari, mag-upload kayo ng shorts sa YouTube Shorts, syempre. And yun yung pinaka-key, yung consistency. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content at mga tutorials, please don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page, Miracle Rafa. See you in the next video. Peace!